Ecclesiastes chapter 20. May isang saway na hindi maganda. Muli, may isang tao na nagtitigil ng kanyang dila at siya ay pantas. Lalong maigi ang sawayin kaysa magalit ng lihim. At siyang nagpapahayag ng kanyang kasalanan ay maililigtas sa kapahamakan. Kay buti nga kung ikaw ay sinaway na magpakita ng pagsisisi, sapagkat sa gayon ikaw ay makakatakas sa sinasadyang kasalanan. Gaya ng pagnanasa ng isang yunok na galawin ng isang birhen, gayon siya na gumagawa ng kahatulan na may karahasan. May isa na tumahimik at nasusumpong ang pantas, at ang iba sa pamamagitan ng maraming daldal ay kagagalitan. Ang isang tao ay nagtitigil ng kanyang dila, sapagkat wala siyang masagot, at ang iba'y tumatahimik na nalalaman ang kanyang panahon. Ang pantas na tao ay titigilan ang kanyang dila hanggang sa makakita siya ng pagkakataon. Ngunit ang madaldal at ang mangmang ay hindi namimili ng panahon. Siya na gumagamit ng maraming salita ay kapupuotan, at siya na kumuha sa kanyang sarili ng kapamahalaan doon ay kapupuotan. May isang makasalanan na may mabuting tagumpay sa masasamang bagay, at may pakinabang na nagiging kawalan. May kaloob na hindi mo mapapakinabangan, at may kaloob na doble ang kabayaran. May pagkahamak dahil sa kaluhalatian at mayroong nagtaas ng kanyang ulo mula sa mababang kalagayan. May bumibili ng marami para sa kaunti at binabayaran ito ng makapito. Ang pantas na tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay iibigin, ngunit ang mga biyaya ng mga mangmang ay mabubuhos. Ang kaloob ng mangmang ay hindi makabubuti sa iyo kapag mayroon ka, ni sa mainggitin dahil sa kanyang pangangailangan, sapagkat siya ay tumitingin na makatanggap ng maraming bagay para sa isa. Siya ay nagbibigay ng kuunti at nanunumbat ng marami. Ibinubuka niya ang kanyang bibig na parang sumisigaw. Ngayon ay magpapahiram siya at bukas ay hihingin niya ito muli. Ang ganyan ay kapupuotan ng Diyos at ng tao. Sinasabi ng mangmang, wala akong mga kaibigan, wala akong pasasalamat sa lahat ng aking mabubuting gawa, at silang nagsisikain ng aking tinapay ay nagsasalita ng masama tungkol sa akin. Gaano kadalas at kung gaano karami ang tatawanan siya sa paghamak, sapagkat hindi niya alam ng wasto kung ano ang dapat na magkaroon, at lahat ng ito ay isa sa kanya na para bang wala siya nito. Ang madulas sa semento ay maigi isa madulas sa dila, kaya't ang pagkahulog ng masama ay dumarating na madali. Ang isang hindi napapanahong kwento ay palaging nasa bibig ng hindi matalino. Ang matalinong hatol ay tatakwil pagka ito ay lumalabas sa bibig ng mangmang, sapagkat hindi niya ito sasalitain sa takdang panahon. May nahahadlang sa pagkakasala dahil sa kakulangan, at pagka siya ay nagpapahinga, siya ay hindi mamapagabag. May sumisira ng kanyang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kahihiyan, at sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga tao ay binabagsak ang kanyang sarili. Merong dahil sa kahihiyan ay nangangako sa kanyang kaibigan, at ginagawa siyang kaaway para sa wala. Ang kasinungalingan ay karumal-dumal na bahid sa isang tao. Gayon may laging nasa bibig ng hindi tinuruan. Ang magnanakaw ay maigi kaysa taong sanay magsinungaling, ngunit silang dalawa ay magkakaroon ng kapahamakan sa mana. Ang disposisyon ng sinungaling ay walang puri, at ang kanyang kahihiyan ay laging nasa kanya. Ang pantas ay mapaparangalan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, at siyang may unawa ay magpapalugod sa mga dakilang tao. Siyang nagbubukid ng kanyang lupain ay dadami ang kanyang bunton, at siya nakalulugod sa mga dakilang tao ay magkakamit ng kapatawaran sa kasamaan. Ang mga regalo at mga kaloob ay nagbubulag sa mga mata ng pantas, at itinitikom ang kanyang bibig para hindi siya magsaway. Karunungan na nakatago at kayamanan na nakaimbak, anong pakinabang sa kanilang dalawa? Maigi ang nagkukubli ng kanyang kamangmangan kaysa sa taong nagkukubli ng kanyang karunungan. Ang kinakailangang pagtitiis sa paghahanap sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa namumuno sa kanyang buhay ng walang gabay.